Hello, hello. Welcome back mga trainer. So, welcome sa ibang episode naman natin. Paano po episode po kung paano tanggalin ito. So, madali lang po 'yan. Kung meron kayo nito, tweezer po ang tawag nito. Kung wala naman kayo nito, pwede din naman cutter blade o basta matutulis, pwede din kutsilyo. At tapos sunod yung gagawin is ito. Kung may nakikita kayong ganito, dalawa yan, meron ding iba, ayan, tatlo yata. So ganunin mo lang pag ganito yung tools mo. Pag kutsilyo, edi ganun mo lang yun dyan, tapos hilain mo yan pa ganun. Kasi ganun, pag maglinis ka sa pinaka inner part, malilinis mo talaga siya. Ayan, kita-kita mo naman, medyo sobrang ano na, kinakalawang na. May namumuo din mga asyete, yung mga used oil. Saka ito pa yung tinutukoy kong mga brush. Kung sakasakali, magpapalit ka ng brush, kailangan po talaga matanggal to. At sa ganoong pamamaraan, ay makikita mo yung kalooban, ganun lang yung dapat mong gawin. At nang sa ganun, makita mo yung nasa ilalim. So, pag nagka-problema po kayo, mahihirapan kayong ipasok ito ulit. So, kailangan mo itong matanggal. Nang sa ganun, pag matanggal mo yan, madali mo yan may pasok yung metal, yung brass mo, kumbaga. Ito. So, yung brass na yan, para dyan talaga yan. Dyan talaga yan. Nag-i-stabilize po yan dahil po sa spring na ito. So, ang problema po nito, hindi na po siya kumakapit. Yung iba kumakapit kasi hindi pa yan natanggal. Naka-ano kasi yan eh. Nakakapit kasi yan dito. Kung may nakikita kayong ganyan, yan yan sana kumakapit. Yung iba naman, hindi na siya nakaganon kasi sa sobrang kalawang ay binabarado na niya yung pinaka-wall nito dyan sa wall. Yan yung nagpapasikip at nagpapatigil ng kanyang stabilization o yung pag-angat po. So, madali lang yan. Ganunin mo lang yan. At pwede mo ding i-babad sa gasolina. Pagkatapos, hindi na yan titigas. Dudulas na yan. Ayan. Ito, walang problema. Ito, medyo matigas. Alam niyo po, importante yung pag-stabilize nito. Kasi, ang purpose po ng spray na ito is para sa kalaman, hindi po ito basta-basta nilagay lang ng designer. So, nilagay niya to nang sa ganun, pag napupudpud po yung brush natin, ay automatic siyang magpupush. Push up. Magpupush up po siya. Yung papuntang direksyon niya, patulak dun sa dito. Pag napupudpud siya, dahil sa sobrang ikot-ikot, mapupudpud talaga to. Ibig sabihin maglo-lose contact siya. So pag maglo-lose contact po siya, ibig sabihin wala nang mamumuong pag-iikot, wala nang kuryente na maipapadala niya dito. Kaya sa ganitong paraan, dahil sa spring na ito, ito po yung tumutulak. Habang napupudpud to, tumutulak siya. Ibig sabihin naka-stay put po yung contact point niya dito. Kasi sa puntong mapupudpud na yung brush ay inaagapan niya kasi automatic siyang nagpo-push over po ng ganun. Pudpud siya katulad niyan. Dahil sa spring, automatic siyang gumaganon lang. Ganun po yung purpose. Tsaka maliban dun, yung sa vibration naman, ito po yung shafting natin. Ito yung makintab, shafting pong tawag ito. Pag umaalog po ito, magkakaroon ng loss contact. Kaya, sa tulong ng spring na ito, siya po ang
nakukontrol ng stabilization na magiging intact pa rin yung contact point niya, na hindi magkukompromise yung contact point niya. Kaya ganun po yung gagamitan ng spring na ito. So kailangan po pag hindi na siya nagba-bounce back, eh pag na-open mo na ito, kailangan mo itong i-tulak-tulak. Kasi po ganun po talaga yung disenyo niya. Ito parang kailangan to idikit. Ito okay lang to, nag-stabilize pa. Ang dalawan lang, so subukan natin. Sobrang matigas na po siya. Konting ingat lang po. Sabagay, ito yung nakaka-contact point pa naman. Pero mas mabuti pag matanggal talaga yan. Pwede namang tanggalin ito saka ito. Kaso, mahirapan ka kasi nakadiin pa dito. So, ito, ibang content naman to. Kasi bibili ka ng bagong brush. Mapuputol lang ito. Isusolda mo lang ito. Pero medyo may kahirapan. Kasi sobrang kinakalawang na po yung metal natin. Hindi bali. So, kahit napupod po ito, try pa rin natin na magiging kapakipanginabang ito. Kunting po sa over lang po ito. Ito. Ito lang po yung importante, yung stabilization nyo. Kinakalawang kaya. So, dyan muna kayo. At nood-nood lang. Sobrang tigas po. Ito, di na kailangan masyadong linisin. Kasi ganun, papunta pa rin naman doon niya eh. Kakalawangin din ito kasi may kalawang. Ang importante, makapag-ikot lang ito. At stable na yung pag-ikot. Lalo na gagamitin ko kasi fluid po ko. Palagi itong nakaikot kasi palagi ko itong gagamitin. Sa motor, paminsan-minsan lang itong ginagamit kasi pang starter cake lang po ito. Ay hindi, pang starter button lang po ito. Kaya hindi masyadong umiikot yung stator. Pero gagamitin ko ito para sa MTB bike ko. Kaya palagi itong consistent yung nakaikot. Saka yung kalawang maagapan kasi palaging napupudpud, namumudmud or nagkakaroon ng friction hanggang sa consistent yung diameter. Ayan. So yun lang po. At hindi ko pa natanggal to. Ayan, naangat na ng kunti. Isa na lang talaga. Kanina hindi ito maangat, pero ngayon naangat na. Ayan. So isa na lang po, isa. Ibukan natin. Unting ingat lang po, baka mabali. Kasi napakanipis po ng spring. So, ang maganda talaga sana ito, ibababad po. Kaso, tanggalin muna ito, baka para iwas putol po ng Ayan. Isa na lang talaga. Madali pong mabasag yung brush. Pag may butas kasi yung stator, doon pumapasok yung mga tubig. Ayan,
napupos na, kita nyo, ayun. So konting ano lang, napupos over na yan, ayan, hanggang sa ayan, kita nyo, yun o, ayan, at konting push pa, konti lang, hindi masira yung spring, ayan. Tapos lagyan ulit ng gasolina hanggang sa matanggal yung kalawang at muling magbabounce back na yung spring stabilizer natin. Ayan, so lahat na po sila ay ito. Kanina po yung tatlo ayaw, pero dahil sa na-contaminated na po yung ano, nakakontaminate na po siya sa kalawang, kaya yan okay, okay na po yung bounce back niya. So ganun lang po mga kainer, itulo po ng content natin paano tanggalin siya dito, ayun, dito pala. So review mo lang yung video, tapos paano sali ko na lang din sa content paano mo pa gagalawin ito, bunga ng kalawang. So simple lang, reviewin mo lang yung video, lagyan lang natin, binabad natin ng ano, kinukuskus ng brush pamagitan ng gasolina hanggang sa may konting crossover mo dito, push mo lang dahan-dahan, tapos pag matigas talaga, gamitan mo ng tweezer o kaya kutsilyo o kaya ito, hanggang sa pag naangat mo konting ganlaw lang, ganunin mo na. So hanggang sa muli, paalam mga kainer, hanggang dito.